po. Welcome back po sa aming channel. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang GCash unverified account or non-verified accounts. Ano ba ang pwede nating gawin? Proceed na po tayo. I-open na po natin ang ating GCash app. At makikita po natin na nasa basic level pa lang po tayo. Ngayon naman po, i-try po natin ang send money. Subukan po natin kung makakapag-send po tayo. Ayan po, hindi po tayo makasend. Kailangan po ng fully verified. At ngayon naman po, subukan po natin yung buy load. Ayan po, pwede po siyang makabili ng load. Ngayon naman, i-try po natin yung pay bills. Ayan, pwede po tayong magbayad ng mga bills natin. Try po natin electric utilities. Ayan po, marami po siyang pagpipilian. Nandiyan na din po si pwede rin po dito yung mga water utilities. Pili lang po kayo dyan. Baka available po yung mga meron sa inyo. Pwedeng cable or internet. Converge, PLDT, Sky Cable. Pwede rin po sa mga loan po ninyo. Pwede po tayo magbayad. Ayan, marami pa pong iba. At pwede rin po siya sa government. May BIR, DFA, POEA, Pag-ibig. Parang nagbabayad din po ng Pag-ibig housing loan. Pwede po natin siyang bayaran gamit po ang ating amount or pera sa loob ng GCash. Sorry po. Ngayon naman po, i-try po natin ang bank transfer. At yan po, hindi po tayo makapag-transfer sa mga banks. I-try din po natin yung show more. At yan po, makikita po yung ating dashboard. Ayan, parang pinaka-summary po nung nilalaman ng GCash na app. Meron din po dito yung mga insurance. Dito pwedeng bayaran din po ang ating mga insurance. Gaya ng Sun Life, Prudential Life, at marami pa pong iba. Marami rin po palang mapaggagamitan yung pera natin kung sakaling hindi po natin siya mailabas. Yung send money talaga ayaw po talaga niya. Thank you po!